lahat, mga ka-Tes-Yoy Orchids Farming. Nandito na naman po ako ngayon para maturuan tayo kung how to repot Cattleya seedling in our soilless potting mix again. Okay? Ang ingredients po ng soilless potting mix ay ayan, soilless potting mix, bili na po kayo dito, 95 each, yung pagka kayo mga 4 orchids. Okay? Pag medyo natatapangan kayo sa timplan niya, haluan niyo siya ng coco chips. Ayan, meron tayo nito, 60 pesos lang, isang pack. 95 isa. At hydrotone, isang pack, 150. At coco post, para sa pampaugat. So, apat ang ating ingredients at isang sikreto natin na kung paano mag-alaga. Okay, yun yung how to care every day. Kung ano ibibigay na fertilizer, kung ano ibibigay natin mga food supplement ng ating mga orchids. Okay? So, heto tayo ngayon, how to repot a Cattleya seedlings in, ayan, meron tayo, nakalagay na siya sa ating coconut husk. Kasi, pagka dinedemo natin, nakaganyan siya agad. Para no, hindi siya nai-stress. Okay? Cattleya. Ang ating mga Cattleya, marami silang ito yung mga rare collection natin. Mga rare collection, tayo na po ang nag-i-import nito from Thailand. Ako na po mismo ang namimili ng mga flower para sa inyong lahat. Nang noon, magandang dumating sa inyo. Yan, ganyan po ang mga flowers nila. Mga rare collection natin. Mga rare na sila. May Amazing Thailand. Mayroong, nakaroon sa Airy Delight. Siam, Rungnapa. Siam White. Yinglock. O yan, ganyan po ang kanilang mga sample variety. 200 ang isa. Pag dito sa farm, nakapat na siya. So, bibili nyo na lang siyang nakapat. 250. Pagka online, di natin kasama ang pot. So, napipilitan tayong ialis ang pot. Kaya 200. Sale po tayo. Sale. 200. Minimum of 6 pieces pataas. Okay? So, ito yung i-repot natin ngayon. Soilless mix. So, ang mangyayari nito, dito na muna tayo magsasample. Pero ang advisable po na taniman, ito ulit. Para siyang pals. Excuse. Ayan, may butas siya around inside the pot. So, ini-import po natin ito, 50 pesos ang isa. So, pwede po kayong mag-order dito sa atin sa mga Cattleya Orchids Farming. Okay? Advisable po ito. Marami siya hanggang gilid. Mayroon siyang butas. See? Hanggang dito, butas, butas. Lahat butas. Kaya, advisable po na coco husk o coco soilless mix ang gamitin. Okay? Pinopromote po natin ito kasi hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng mga coconut husk. Kailangan pa umakit ka sa nyong pakuha sa kung saan tayo bumili. Ayan. Mag-start na po tayo magtanim ng ayan, lagay lang po. Okay. Hindi ko na inalis dito kasi dito na siya kakapit. May ID po ang ating bawat Cattleya seedling. So, ayan. Itanim nyo lang po na ganyan. May hydrotone na ito kaya madali lang po. Hydrotone. Ayan. Ganyan lang po ka-easy. Mga Cattleya Orchids Farming. Lahat nagtatanong, mga beginner, ganyan lang po ang pagtatanim. Ayan. Sama nyo na po yung coconut husk na padala namin. Kasi, pinapalagay ko doon para hindi siya ma-stress. Magalaw. Okay? Ayan. Cute. Pagka kayo nagtatanim, syempre, demo ito eh. Gitna nyo, iayos. Okay? So, ako, ganyan lang muna para noon makita nyo ng mabilis at tayo ay makademo ng maganda. See? O, ayan. Okay, finished product na po tayo ng Cattleya seedling. So, lagyan nyo ng, asa na yung aking ano? Ito. Nakabukas na, wala na yung osmocote. Lalagyan nyo ito ng osmocote. Ayan, container. Lagyan nyo ng osmocote inside the container para hindi kumalat. Ito yung mababasa, saka lang siya kakatas, saka lang siya sisip-sipin ng plants. So, dito nyo ilalagay sa gilid. Here.
Only the side. Okay? Ito pa ang finish natin na demonstration ng Cattleya seedling. Okay? Cattleya seedling, how to repot Cattleya seedling in soilless mix. Nawawala ka. Ayan. Okay? Ayan. Ganyan lang po ang ating gagawin, mga Cattleya orchids farming. Isa pa dito sa clear glass para lang makita nyo. Ito po ang ating Cattleya seedling. Malalaki na siya. Siyempre. Oh. Para lang makita, pero ang advisable po itong pots na puro butas or clay pots. Dito, ito, clay pots. Huh? Kailangan lang, pag itong closed, ganyan ang tanim. Para ma, kailangan mataas ang ibabaw niya. Kasi para yung roots sa ibabaw. Pero mas advisable po yung black pots. Ate, patingin niya ng pasuyo nga ng black pots. Sandali. Ayan. Ganyan lang po ang pagtatanim ng... Ayan, yan. Pengi isa. Kung gusto nyo naman, nakasabit. Yung mga nagagaling natin ng Thailand, nakalimutan ko. Thank you. Ganito po ang ating basket na from Thailand. Mga imported din ito. So, 20 pesos bibili kayo sa amin. Dito nyo ilalagay. Tapos, may wire kayong bibilihin. Naubos na ating wire natin. So, order lang kayo. Dito nyo ilagay. So, itong Soilex, pino. So, ang gagawin natin, pagka pinong ganyan, mas marami yung coco chips na ilalagay ninyo. Para noon, sa gitna lang yung soilless mix. Kasi ito, butas-butas na halos. Ito naman, maliliit ang butas. So, mamili lang po kayo. Okay? Mas advisable po dito, nakahang, kung wala kayong lugar na bababaan. So, ito naman, kung nakasabit. Sa Thailand, kumukulang ang space natin dito sa garden, dito sa farm, naka-basket naman po lahat at dito siya nakalagay din. Okay? Naka-pads din siya na clay doon sa farm ko, yung bilog na may butas. So, ganyan po ang ating pagtatanim. Ayan, nalagay nyo lang dyan. Kung nakikita nyo, soilless mix. O, ayan. So, ganyan lang po ang finished product ng Cattleya Seedlings. Okay? Finish na po. At lagyan nyo lang na, sprayan nyo lang po pala ng everyday, once a week ng Orgamine. Okay? Anti-stress para nun sila ay gumanda. At vitamin B1 muna, pampaugat. Okay, yan po muna within 2 weeks, 2-time spray nyo. And then sa susunod, growth booster. Pag malaki na sila at matured na, bloom booster. Okay? So, that's all mga Cattleya Orchids Farming. Please subscribe our YouTube channel, Tes-Yoy Orchids Farming. At doon makikita nyo lahat ng ating mga ginagawa dito sa farm. Thank you. God bless us all at stay safe po. At nandang tayo palagi ligtas sa COVID. Bye-bye!